Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw, isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan. Ako nga pala, si Teacher Jason, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang nais maging isang superhero. Kayong mga bata, gusto nyo bang maging superhero? Ang pamagat ng ating kwento ay ang Mahiwagang Relo. Isinulat ito ni Mayflor M. Viray mula sa Dibisyon ng Santiago City. Iginuhit naman ni Florante D. Salazar mula sa Dibisyon ng Isabela. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod, Jason Armagan mula sa Dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Uy, karton! Pwede itong ibenta para may pera kami ni nanay. Tuwang-tuwa na sambit ni Marcos. Tuwing Sabado, siya ay nangangalakal ng mga basurang maaari pang ibenta. Lagi niyang iniisip kung paano makatutulong sa kanyang nanay at sa kanyang kapwa. Pangarap nga nitong maging isang superhero tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon. Madalas niyang pinapangarap na may kapangyarihan siyang tumakbo ng mabilis na parang kidlat. Nais rin niyang maging malakas at matibay tulad ng isang bundok upang makatulong sa mga nangangailangan. Isang Sabado, habang nasa tambakan siya ng mga basura, may nakita siyang matanda. Nahihirapang buhatin ang naipong mga kalakal. Tinulungan niya ito. Matulungin ka, apo. Sa'yo na itong kahon ko. Pasasalamat ng matanda. Ayaw tanggapin ni Marcos ang kahon, ngunit ipinilit pa rin ng matanda na kunin niya ito. Pagdating sa bahay, binuksan ni Marcos ang maliit na kahon. Isang lumang relo. Isinuot niya ito at biglang may lumabas na nakasisilaw na liwanag mula sa relo. Hinawakan niya ito. Gubat? Bakit ako nandito sa gubat? Pagtataka niya. May malalagong puno at mga batong nakakatakot sa laki. Naglakad siya at sa isang higanting puno siya napadpad. Nagsasalita ito at gumagalaw na parang tao. Ano ang hinahanap mo, munting bata? Tanong ng puno sa kanya. Hinahanap ko po ang daan pabalik sa aming bahay, sabi ni Marcos. Ngunit ang sinagot ng puno, kumuha ka ng aking prutas at kainin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng Linggo. Naglakad siyang muli at narating niya ang isang ilog. Kumuha ka ng aking tubig at inumin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng Linggo, sabi ng ilog kay Marcos. Nagtatakang sumunod si Marcos. Muling naglakad si Marcos sa lugar nang biglang may malakas na tinig na umalingaw-ngaw. Walang sinumang makalalabas dito sa aking kaharian, sigaw ng higanteng bundok. Habang tinatakot ang mga batang nakakulong doon, tulungan mo kami! Hindi kami makalabas dito! Iyak ng isang bata. Bakit ba kayo napunta dito? Tanong niya sa isang bata. May isang matandang hindi namin tinulungan at nang iniwan namin siya, bigla kaming napunta dito. Pagsisisi ng mga bata. Lang naalala ni Marcos ang matandang nagbigay sa kanya ng lumang relo. Maari kayang ibinigay niya sa akin ito upang makatulong sa mga bata dito?
bulong niya sa kanyang sarili. Maaari mo ba kaming palabasin? Pakiusap ni Marcos sa malaking bundok. Ituturo ko ang tamang daang palabas, sagutin lamang ang aking tanong ng tama. Dati pa ay walang nakasasagot sa tanong ng bundok. Kinakabahan man si Marcos, matapang na hinamon niya si bundok. Ano ang tanong, higanteng bundok? Kung ang araw kahapon ay Biyernes, anong araw bukas? Napaisip si Marcos at sumagot. Kung kahapon ay Biyernes, ngayon ay araw ng Sabado, bukas ay Linggo. Sagot niya, Linggo! Magaling na bata! Puri ng bundok sa kanya. Dahil nasagot mo ang aking tanong, bibigyan ko ng kapangyarihan ang iyong relo. Natuwa si Marcos dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng kapangyarihan. Tinaas ng bundok ang kanyang kamay at biglang kumidlat. Tinamaan ang relo ni Marcos at muli itong nagliwanag. Sinabi ng bundok, gamitin mo ang iyong mahiwagang relo. Kailangan mo lakbayin ang kagubatan ng 3 araw lamang upang makita mo ang tamang lagusan. Dagdag nito. Inumpisahan ni Marcos ang paglalakbay. Mahirap lakbayin ang kagubatan sa luwang nito. Tumigil lamang siya nang magagabi na upang matulog. Kinabukasan, nagising si Marcos dahil umiilaw muli ang kanyang relo. Naalala niyang araw ng Lunes ngayon. Ito ang araw pagkatapos ng Linggo, bulong niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga bili ng puno at ng ilog. Mabilis siyang kumain ng prutas at uminom ng tubig bago magpatuloy sa paglalakbay. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas at liksi. Tumakbo si Marcos na parang kidlat sa bilis. Kasabay nito ang pagbilis ng oras at araw. Sa isang iglap, natapos ang 3 araw. Sa wakas, ang lagusan! Itinutok niya ang relo sa lagusan. Lumambot ang lupa nito. Sinuntok niya ito ng malakas at nayanig ang bundok. Sinipa niya ito ng malakas at bumukas ang lagusan palabas. Nakalabas lahat ng bata sa gubat at nangako sila ay tutulong sa mga taong nangangailangan anumang oras. Pagbalik sa kanilang bahay, yumakap si Marcos sa kanyang pinakamamahal na ina. Nakangiting bumulong sa luma, ngunit mahiwagang relo. Salamat mahiwagang relo, dahil sa iyo naging superhero ako. Mula noon, sa tuwing may nangangailangan ng tulong, laging handa si Marcos na sumaklolo kasama ang kanyang mahiwagang relo. O mga bata, laging tatandaan na mahalaga ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.